Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Importante po mga kapatid na kapag tayo po ay nagniniya o nag-iintensyon sa gabi na Ramadan bago tayo mag-fasting kinabukasan, na malinaw kung ano ang gusto nating makamit sa ating pag-aayuno o pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil sang-ayon sa kagandahan ng ating niya, makakamit natin ang ganding pala mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulad ng sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makakamit na isang tao ang kanyang gantimpala sang-ayon sa kanyang intensyon. Kaya po sa Ramadan, marami pong naghihintay sa ating mga gantimpala mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, depende sa ating niya at sa ating pagsusumikap sa ating pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa araw at sa gabi ng Ramadan. Kaya habang tayo ay nag-iintensyon, mas maigi po mga kapatid na isipin at isama natin kung ano ang mga gusto natin makamit, maabot sa buwan ng Ramadan. Huwag natin tipirin ang gusto natin maabot sa buwan ng Ramadan. Hilingin natin ang lahat ng gusto nating kabutihan mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kapag tayo nagniniya o nag-iintensyon, isipin din natin na gusto natin mapalapit sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, gusto natin makamit ang takwa, gusto natin makamit ang kanyang kahabagan. Gustuhin natin na tayo ay ilayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa apoy at tayo ay ipasok niya sa pinakamataas na antas na paraiso, ang Jannah al-Firdaus. Gustuhin natin na palakasin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating iman, ang ating paniniwala. Hangarin natin na tanggapin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala lahat ng ating mabubuting gawain, ating mga dua, na tayo ay gabayan niya dito sa mundo sa lahat ng aspeto ng ating buhay at anuman ang ating kondisyon. Marami pa tayong pwedeng isipin at hilingin kapag tayo ay nagniniya o nag-iintensyon. Kung isasama natin ang mga ito bago tayo mag-fasting, tuwing tayo nagpa-fasting o pagkatapos natin mag-fasting, lalo tayo magiging matatag sa buong buwan, sa araw at sa gabi ng Ramadan, lalo magiging makulay ang ating pag-iibada sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung lagi po natin aalalahanin at babalikan itong mga gusto natin makamit sa Ramadan, insya'Allah sa buong buwan na Ramadan, lalo tayo magsusumikap na sundin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala at iwasan na suwayin siya at gumawa ng maraming kabutihan. Kahit na tayo ay puyat, pagod, nagugutom, nauuhaw, kapag binalikan natin ang niya na ito, ang mga gusto natin makamit sa Ramadan, sa awa ng Allah, magiging madali ating pag-ayuno, makakalimutan natin ang nararamdaman natin pagod, gutom, uhaw, puyat, dahil tayo po ay nakafocus sa malinaw na gusto natin makamit sa buwan ng Ramadan. So inshallah po mga kapatid, pagandahin po natin ang ating niya. Huwag po tayo mag-intensyon na gusto na lang natin mag-fasting para matapos lang ang buwan ng Ramadan. Huwag po tayo mag-intensyon na tayo ay nagpa-fasting dahil ito ay ang kinalakihan ko dahil Muslim ang aking mga magulang o ako ay nakapaligid sa mga Muslim. Pagandahin po natin ating niya, damihan po natin ang gusto natin makamit na kabutihan sa buwan ng Ramadan. Tayo ay magsikap ng husto na gawin natin ang ating mga natutunin, na bigay natin ang karapatan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan ng suna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at gumawa din tayo ng marami mga karagdagang kabutihan sa ayon sa ating mga kaya, sa awa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibibigay niya ang gusto natin makamit sa buwan ng Ramadan. At isa pang napaka-importante mga kapatid, na magdua tayo, humiling tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na sambahin natin siya ng mahusay. Gamitin natin ang dua na tinuro sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'ini ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. O Allah, tulungan mo kaming alalahanin ka, tulungan mo kaming pasalamatan ka, at sambahin ka na mahusay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.